is back at ngayon gagawa naman tayo ng pork siomai, but meron naman tayong kasama ngayon na hipon. Okay, yung last natin ginawa yung sa giniling four ways, kumuha tayo ng pork siomai pero walang hipon. So ngayon lalagyan natin ng hipon. Okay, tapos dati din manual din tayong nag-chop. Okay, so ngayon meron na tayong manual na blender, so hindi na tayo mahihirapan ngayon sa ating mga chopping experience. Okay, so una natin paggawin ay pagsamahin natin itong chinap natin. Okay, so itong chinap natin na to is onion at saka carrots, tapos nilagyan ko na lang din siya, actually separately ko chinap yung ating green onion dito. Okay, so mix lang natin, wala kasing singkamas. Yung mga recipe na nakikita ko with singkamas, pero dahil walang singkamas, so carrots lang ito. Right, set aside lang natin yan. Okay, aside dito, lalagyan din natin siya syempre ng isang itlog, ang ating magic binder of all time. Okay, lalagyan din natin siya ng ground black pepper at saka sesame oil. Okay, ground black pepper, so bahala na kayo kung gaano karami. Kung gusto nyo medyo spicy, ganyan. And then, siguro sa sesame oil, kasi 1/2 pound, I mean, 1/2 kilo kasi ito eh. So, estimate na lang natin siya ng mga almost 1 tablespoon maybe. And then, lalagay tayo ng 1/8 cup na Knorr seasoning. Of course, pwede din naman tayo maglagay dito ng inyong soy sauce. So, the usual, parang dati-dati lang din, imimix lang natin itong ating mixture. And once na properly mix na natin to, ang next step naman natin ay ilalagay na natin siya dito sa ating molar wrapper para siya maging siomai. Tapos, lalagyan natin sa loob ng shrimp para mas special. Okay? So, mix ko lang ito, ha. Sa natin ang maayos itong ating mixture. So, ngayon, ibibuild na natin yung ating siomai. So, kuha lang tayo dito ng mga 1 tablespoon. Up to you kung gano'ng kalaki yun. Okay? And then, syempre, lalagyan natin ating special ingredient. Lalagyan natin sa loob nitong hipon. Okay? Para, alam mo yun, pag in-steam natin siya, nangingibabaw yung hipon. Okay? So, ganito lang siya ifo-fold. Teka lang, hindi ko lang kung tama to. Pero basta, igaganon-ganon lang daw yan eh. Alright. Ayan. And then, once na gawa na natin siya na ganito, ang next natin gagawin ay ilalagay na natin siya sa container. Okay. So, gagawin lang natin siya hanggang mapuno natin itong container at saka hanggang maubos natin itong ating mga ginagawa ngayon. Alright? So, nilagay natin siya sa container kasi hindi pa natin siya lulutuin ngayon. Lulutuin natin siya soon. So, prep meal ito. So, since holiday naman ngayon, so, mabuti nang mag-prep ka na ng pagkain para pag may pasok na, init na lang. Ating mga finished product, ating napakaraming siomai. So, kung meron po ditong brave soul na gustong tumikim nito for pick up only, pwede ko kayong bigyan. Kasi kung hindi, baka mapuruga kami ni Jumbird sa siomai. So, anyway, may natitira tayo ditong meat ba? Isipin ko na lang kung anong pwedeng recipe na gawin natin dito. Ang top of mind ko siguro meatballs. Baka pwede natin siyang gawing ganun. So, anywho, so picturean ko na lang siya separately kung sakaling lutuin na natin siya. But for the meantime, itatago lang natin siya sa ref, particularly sa freezer, hanggang ready na tayong lutuin siya. So, yun lang. May mga pagkain na tayo for 5 and more days to come. So, yun lang. Happy eating!